Top, may milyong-milyong palakpak na para kay Perry Tapales bago siya mag-umpisa para mapakilala natin. Ang napakagwapo. Yun. Na kanina lang ay magkasama kami. Ayan, nakamute cam. Sir Perry Tapales na magkasama kami sa office. As you know, daily talaga kaming nasa head office. Yeah. Oh, kanina, hindi ko alam kung nakapakinig kayo ng training sa Easy Talks. Napakaganda ng topic ko kanina sa Easy Talks. Yan, nakailangan-kailangan ng bawat isa. Ay, paano daw, pa-unmute si Perry? Parang ayaw nyo raw pagsalitain, nakamute siya. Ayaw kanilang papasukin, Perry. Nakamute daw siya, nakamute. Yan. Asan ka ba, Perry? Hindi kita makita. Nakamute ka pa ba, Pears? Yun! Yun! Yan. I-highlight. Din. Yan, yan. Yan, milyong-milyong palakpak ulit para kay training specialist Perry Tapales. Yan, thank you so much, Sir Bong. Isa talagang privilege na ma-introduce ng isang alamat. Idol ko po yan si Sir Bong. Bata pa lang po ako, talagang pinapanood ko na po. Pinatanda mo naman ako. Biro lang po. Yan, si Sir Bong talagang isa sa haligi ng networking, especially sa empowered consumerism. Kaya, Sir Bong, salamat sa pagdala sa akin dito at salamat sa mga makikinig, willing makinig ngayong gabi na to. Yan, salamat po sa inyo lahat. Yan, good morning. Maraming ibon dito, Perry. Oh, bukod sa Sparrow, may Falcon, iba-iba, may Tigre pa oh. Kaya mga kahayupan ang mga makikinig sa iyo ngayon. Oh, mga hinayupak ba 'yung mga nandito sa Sparrow? Hinayupak ba 'yan daw? Oh, Falcons. Hinayupak sa ganda. Mga leader nila dito po, may ano na rin, may mga ugat na sa sa industriya natin. Ayun, maganda 'yan. Anyway, salamat po sa opportunity na makapag-share po sa inyo kasi nabanggit nga ni Sir Bong mayroon siyang grupo na talagang tinututukan ng sinusubaybayan, and sabi ko kay Sir Bong kung may opportunity pwede kami maki-join para makilala rin namin kayo at makapag-share kami somehow of value na makatulong sa inyo at sa paglalaki or pagpapalaki ng network this 2021. Alright? So thank you, Sir Bong, and salamat po sa take the floor, Sir Perry. Sige po. Salamat, Sir Bong. Mamaya papanaw na rin ako. Huwag mo na pumanaw, Sir Bong. Sama tayo. Okay. So, sa lahat mo na nandito, thank you po ha. Again, thank you. It's a privilege na nandito. Pakilala lang po ako ng konti kasi I'm sure hindi pa tayo ganun magkakilala. It's my first time na makasama dito sa Sparrow. I'm one of the training specialists dito sa Philippines and international trainer na naka-assign sa Africa. Actually, sabi nga ni Sir Bong, hindi na rin naman ako bago sa industriya. I've been in the industry for turning 12 years now. Magta 12 years na rin po. And 10 years, doon sa 12 na yun ay pabalik-balik po ako sa Africa. So I've been going around in Africa for 10 long years. Started 2010, kauwi ko lang last October 2020. Roughly mga 8 countries na sa Africa yung napuntahan ko. Central, Western, and Eastern Africa. And hindi lang naman sa easy, syempre galing din sa ibang company na may mga natutunan din tayo na learnings at of course realization na gusto kong i-share sa inyo para somehow maka-inspire at makatulong makapagbigay ng value sa inyong buong grupo na Sparrow. Yan. Sir Bong, yung Sparrow ba? Isang buong grupo na solid o parang ano na to? Kumbaga parang nagsama-sama parang nagsama-sama yan. Sama-sama. Ayun, magkakaiba to. May falcons, may white tiger. Hindi ko alam kung meron ding ants dito, mouse, hindi ko alam kung may cockroach. May falcons, may tigers, merong sparrow, may tiger kanina, no? May tiger balm ba dito? Wala naman siguro, no? Baka may white flower pa nga. White flower, mga gano'n, no? Eucalyptus, epicacin oil. Oh, may kabayo daw, sabi ni Anita. Oh, may kabayo din. Ano yan, red horse? May red horse, patay tayo dyan. Huwag red horse, lunis na. Red horse kayo. Can you type, guys, ano po ba yung mga mother team nyo or yung solid na pinanggalingan nyo na team bago na formulate at nabuo yung Sparrow? Can you comment down, guys?
halimbawa si Aim Sparrow International, sir, ikaw ba yung pinaka ano ng Sparrow? Halimbawa si China. Yan, si Ma'am Annie. Yun, batang-bata si Ma'am Annie, no? Hindi tumatanda. Annie Young. Oo. Hindi tumatanda, no? Young, yan. So, UEI. UEU. Mm-hmm. UEU ba o UEI talaga? UEI, yan, may, UEI. May dragon, may kabayo din, no? Meron din kaninang tiger. Okay. So, i-share ko yung aking training today, leadership training, which is called Success, Loss, and Principle. Nagawa ko na rin dito sa ating Easy Talks training, leadership training na nung umiiko din tayo noon pa sa mga area talks, kung napadpad kayo doon, yan siguro na at tinanong niya, eh, gusto ko lang i-share uli yung ating training called Success, Loss, and Principles. Yan. Nakikita po ba yung ating slide? Can you type yes kung nakikita niyo po yung ating slide today? Yan, na White Tiger po ang mother team, sabi ni Brave Eagle. Yan. Ang bilis lumipad, no? From tiger, lumipad sa himpapawid, naging eagle, no? Brave eagle na. Yan, nag-evolve na, nag-transform na. Yan. So, success, loss, and principle. Ito yung isa sa pinaka ginagamit ko na training para maka-inspire at magkaroon ng value sa mga kasama natin sa Empowered Humanism. Now, first and foremost, what we're going to discuss today is about success at yung mga batas. Yan, yung laws at mga principle in life and also in business para makuha natin yung success sa empowered consumerism. Okay? So, I'm sure siguro ready na kayo kasi ready na rin ako. And thank you, Sir Bong, uli. Yan, success. Okay lang po ba humingi ng konting-konting request lang pag may tanong, okay lang ba mag-participate tayo para maganda yung ating batuhan. Ma'am Shina, Ma'am Annie, yan, sa lahat ng kasama natin. Okay? So, unang tanong po ha, unang tanong ko sa inyo. Thank you po Sir William Gio Casili. Yan, unang tanong ko po sa inyong lahat. When it comes to success, ano po ba yung success para sa inyo? Yan. Kasi one of the things that I always share to the distributors, leaders, or mga kaisi natin in Philippines and in Africa is that bago mo simulan yung bagay na gagawin mo or gusto mong gawin, dapat crystal clear sa isip mo yung definition ng gusto mong makamit or gusto mong makuha. And I'm sure everybody wanted to become successful. Tama po ba? May nag-isip ba para humirap? May nag-isip ba para maging mahirap lalo? Wala naman siguro. We all wanted to make something better than, you know, kung anong meron tayo noon, kaya tayo nasa easy. In short, we all wanted to become successful. Ngayon, okay lang ba tanongin ko, Ma'am Shina, Ma'am Annie, sa lahat na kasama natin, ano ba yung success para sa iyo? Because when we talk about success, iba-iba kasi yung definition ng mga tao sa success. I'm sure iba yung definition mo sa definition ng katabi mo or kasama mo ngayon. Why? Because iba-iba tayo ng pinanggalingan, iba-iba tayo ng pinagmulan, family, background, environment, yung ating blueprint, yung ating upbringing na siyang nagbibigay sa atin ng idea or concrete na explanation sa sarili natin. Ano ba yung success? Yan. Sabi ni John Michael, finish line daw. Sabi ni EJ, goals. Yan. For me, success is success tuloy. Nabisaya na gyud. Oy, success. Success is having freedom. Freedom daw yung success para kay Jonaline. Si Sir John Michael naman, para po sa akin ito ay makuha mo na ang mga gusto mo or finish line. Parang medyo ano yung finish line, no? Nakakatakot, no? Kasi para sa akin, yung finish line, yung tipong ano ka na eh, 6 feet under the ground eh. Yun yung finish line para sa akin eh. Kasi every time you hit success or you hit achievement, it's never the finish line. There's always higher goals, higher purpose, higher things to achieve in life. Success means meaningful life. Yan. Medyo vague, no? Napakalawak, no? Meaningful life. Success para kay Ma'am Aniyang is accomplishment. Yan. Kay Sir Mark naman, makaalis sa rat race at be part of financial freedom. Yan. Kapag madami ng failure na naranasan, success is next. Mm-hmm. Agree. I agree with that. Success is freedom. Correct. Accomplishment of an aim or purpose. Yan. Napakalalim naman ni Cyril Sebastian. Gusto ko yung word of purpose. Yan. Success. Bakit ko po tinatanong sa inyo? Kasi pag nalaman mo na yung sarili mong definition ng success, comes with happiness and contentment. Tama po ba?
pag kasi iba-iba tayo ng definition ng success eh. Halimbawa si Sir Rodel, ang success para sa kanya ay kumita ng six figures income, magkaroon ng sariling house and lot, magkaroon ng sariling kotse or mga kotse, yun yung success para sa kanya na pag nakuha niya na yun, he can consider himself successful. Tama po ba? Kasi matutuwa po kayo, may mga mayaman na hindi nila kinoconsider yung sarili nila sa successful. Merong mahirap na hindi naman kayamanan, hindi naman maraming lupa, hindi naman malaking kinikita, but they consider themselves successful kasi nga iba-iba ng success para sa iba-ibang tao. Kasi I've talked to a lot of people, iba-ibang walks of life in the Philippines and in Africa. Nung kumausap ako ng isang taong mayaman, as in mayaman, milyonaryo, bilyonaryo, ang lawak ng lupain, ang daming negosyo, when we talk about success, para sa kanya, success is no more material things. Hindi na siya pera. Hindi na siya something na pagtatrabuhan na para makuha mo na material ng mga bagay. Either pera, kotse, bahay, luxury, etc. Sa mga mayayaman, ang success para sa kanila is no more money. Success for them is service. To be of service, to be significant, yung makapagbalik sa mga taong mahal nila sa buhay. Matutuwa ka pag mga mayayaman ang kausap mo, ang lawak ng pananaw when it comes to success. Ang sa kanila, success is when you share your wealth or make someone life comfortable or happy na ikaw ang may gawa. They consider that success. Kaya nga yung mga mayayaman, hindi ba meron sila mga tinatawag natin na foundation? Hindi ba? Bill Gates Foundation, di ba? Yung mga foundation, Henry C. Foundation, yung mga mayayaman, bilyonaryo, yung mga milyonaryo, they have this foundation that they treat that as part of their success because they're becoming significant to life of many other people. Yung iba naman, yung mga hindi naman kayamanan, nasa somewhere in between, di ba mayroong mayaman, may middle class, may poor, yung mga mahirap. Nasa middle class, ito naman yung mga class of people sa society na talagang tumatrabaho at gumagawa ng paraan para makuha yung mga bagay na gusto nila like material things, kotse, bahay, lupa, sakahan or kotse, bahay, lifestyle, mga bagong damit, branded shirt, branded shoes, branded bags, etc., etc. Hindi ba? Yun yung success para sa kanila that if they have all of these belongings, may kotse, bahay, nakakapag-travel, may Gucci bag, may Gucci belt, may Gucci shoes, they treat that as success. Lots and lots of achievement. Pero yung may hirap, matutuwa po kayo sa ibang tao, siguro may kilala ka or may mga kikilala ka na narinig mo or siguro acquaintance mo na para sa kanila ang success is makatapos ng pag-aaral. Para sa ibang tao, success is makakain 3 times a day. Yung ibang tao, ang success para sa kanila is to have a happy, complete family because that's the failure that they have right now or today. Yun yung iba-ibang definition ng success. So, saan ka man nanggaling, whether you're on top, middle, or nasa ibaba, siguro lahat naman tayo may personal na hugot. Kaya nga, I wanted to start this training by asking you, ano ba yung concrete, crystal clear definition ng success para sa'yo? Yan. So kung meron kang definition ng success bago ka mag-empowered consumerism, ngayong nasa empowered consumerism ka na, dapat meron ka ring definition or sukatan, basehan na matatawag mo yung sarili mo successful. Halimbawa si China, tanongin ko si China, China in empowered consumerism, paano mo masasabi yung sarili mo na successful ka na? Pag ikaw ba naging Hall of Famer, successful ka na? Naka-unmute na si China. China, paano mo masasabi yung sarili mo na successful ka na? Pag marami ng pera. Hindi, pag marami na itong natulungan. Yan, pag marami ng natulungan. Ibig sabihin, yung utak at puso ni China naka-direkta towards significance. She want her name to be significant to a lot of people na pag sinabing China, may ngingiti, may matutuwa, hindi ba merong sasaya na may all of a sudden, biglang masasabi napakabait ng China na yan. She become an instrument of God kaya nabago buhay namin. Yun yung success para sa kanya. Sa ibang tao, iba yung success. So, in our business, empowered consumerism, dapat malaman natin, ano man ang definition mo ng success, may isang driving force
kaya ka nag-iisi para makuha mo yung success na yan. Tama po ba? And ano man yung isang driving force na yan, gusto nating lahat, gusto nating makuha, is what we call our income or pera or profit. Tama po ba? Yung bonus na gusto nating makuha. Bakit? Sabi nga nila, money is not the most important thing in life, but everything important in our life is affected by money. Tama po? So, ang pera po hindi masama para sa mga ibang nag-iisip na masama ang pera. Hindi masama ang pera. Ang masama, yung humahawak at saan dinadala ang pera. Tama po? Bakit? Sabi kasi nung iba, pag yung mayaman kasi, pumapangit ang ugali. Wag po kayong madideceive sa mga words na yon. Bago pa po yumaman yan, pangit na ugali niyan. Wala lang pagmamayabang, kaya hindi makapagmayabang. Nung nagkaroon ng simpleng means, yumabang, lumalabas ang totoong ugali. Tama po ba? Kasi kung totoong pera ang nagpapasama ng tao, bakit may mayaman na napakahambon? At kung pera ang nagpapasama ng tao, bakit merong mahirap na napakayabang? Merong mahirap, walang-wala, pero nangiinsulto ng tao. Tama? Because money is not will make you bad. Money will only amplify the character of a person. So kung ikaw ay mabuting tao, nagkaroon ka ng pera, mas bubuti ang puso mo. Bakit? You have the means to help. Nung wala kang pera, mabuti na puso mo eh. Nagkaroon ka pa kaya ng pera. Pero on the other hand, pag pangit na ugali mo, masama ka magsalita, at ikaw ay tipong mapangkutya, pangit ang paningin sa tao, laging, alam mo yon, naninisi, at ikaw ay may masamang ugaling tinatago, pag nagkaroon ka ng pera, lalabas at lalabas niyan. It will amplify your true character, and that is money. Kaya sa empowered consumerism, hindi lang dapat usaping pagyaman. Dapat ang usapin natin, paano maging mayaman. Kasi madaling yumaman, pero yung maging isang totoong mayaman ay iba. Sa yumaman lang, pero ang attitude, ang puso, hindi mayaman. Tama po? Kaya ayan yung pag-uusapan natin. Now, in empowered consumerism, we all are called distributor or networker sa negosyo or sa industry na to. Tama po ba? And there's one goal na gusto nating lahat, which is to become successful. And the tool that we need to become successful is income or money, pera. Tama po ba? Sino dito magsasabing nag-empower consumerism ako para kumita lang ng 10,000 every month? Wala, di ba? I'm doing empower consumerism para kumita ng 6 figures, 7 figures, 8 figures every month. Hanggat maraming figures na pwede kong kitain, kikitain ko. Tama po ba? That is in the income. But let me tell you the truth. Hindi lang sa network marketing, kundi in real life. Never chase money. Huwag mong hahabulin ang pera. In short, pag pumasok ka sa empowered consumerism, huwag unang-unang priority mo ay pera. Bakit po? I've been in the industry for 11-12 years. Ang dami kong nakita sa Africa, from rags to riches, naging rags uli. Yung iba naman, from rags to riches, na na-retain yung riches. Yung iba naman, rags, hindi pa rin naging riches, rags pa rin. Bakit? Because they chase money. Bakit po? If you keep on chasing money or pera, lagi mong hinahabol. Lagi para ang lahat ng galaw mo is para kumita, 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 kumita. Money will keep on running away from you. Bakit? Laging magtatakbo ang pera sa'yo. Lagi yang lalayo sa'yo. Bakit? You are chasing money away. So, ang gagawin natin, para pala tayo kumita ng malaki sa empowered consumerism, dapat tama yung ating programming. Dapat tama yung ating mindset. Because ang dapat gawin natin or maintindihan natin, yung sistema, maganda. Ang produkto, napakaganda. Ang kumpanya, napakaganda. Proven ang system for the last 14 years, ang daming yumaman. In fact, ang daming nag-post last day or 2 days ago ng 6 figures, 7 figures check. Tama po ba? Nakita niyo ba yung mga check na 2 million, 3 million, 1.5, 1.8? Ang saya pakinggan. Tama po ba? Ang saya tingnan. Pero ang tanong, hanggang sana all ka na lang ba? Yan. Ito na yung pag-uusapan natin. So para makuha mo yung income, wag muna pera ang isipin mo. Kasi ang pera darating at darating sa'yo. Ang unang priority natin sa network marketing dito sa empowered consumerism is not the money right away, but to develop ourselves. Ulitin ko po ha, to develop ourselves. Bakit po? Kailangan mo munang pagtuunan ng pansin yung sarili mo
para makuha mo yung yaman na gusto mong makuha sa negosyo natin. Bakit? Halimbawa na lang po, si Mama Beth, yan, si Ma'am Beth Bernardo. Sa tingin niyo ba kung si Ma'am Beth Bernardo 5 years ago, yung ugali niya, pagkataon niya, yung diskarte niya, pananalita niya, yung mindset niya, 5 years ago, will still be the same mindset ngayon. Wala siyang babaguhin, wala siyang i-adjust, ganun na ganun pa rin ang ugali niya. Makukuha niya kaya yung income sa negosyo natin? Because if you wanted something new in life, you have to change. Tama po ba? Ano yung unti-unti natin babaguhin? Tuunan mo ng pansin yung sarili mo, i-develop mo yung mga bagay na ito. This is going to be the key ingredient for you to get the right income sa negosyo natin. Trust me, if you focus on these 4, itong 4 na to, as you start, I don't know kung gaano na kayo katagal sa easy, pero pwede pang i-correct kung hindi ka pa masaya sa nakukuha mo ngayon. Pwede pang i-correct, i-align kung hindi ka pa masaya sa takbo ng negosyo mo ngayon. Align your mindset. I-align mo yung mindset mo towards the business. Align mo yung attitude mo sa negosyo natin. Sabi nga, di ba, bawal ang acne. Bawal ang puros alam ko na yan. Bawal din naman yung tipo na feeling magaling compared to others. Hindi po ba? Dapat laging open to learnings. That's a good attitude. Remember, good learning and listening attitude. I-align mo yung commitment mo. Sabi nga ni Sir Bong kanina sa training niya, hindi ka pwedeng kumita ng 6 figures income kung yung galawan mo pang 10,000 lang. Di ba? Tapos at the end of the day, sisisiin mo si upline. Si upline kasi, pinangakuan ako, nakikita ko ng 6 figures income, wala naman nangyari sa akin. Ang tanong, ano ba yung ginawa mo? What is your commitment in the business? So dapat naka-align ang commitment mo. And most importantly, syempre, kailangan may dunong ka. Di ba? May dunong, may kaalaman, may galing, merong skills. Yan. Kasi sa negosyo natin, in any work, in any business, importante ang skills. At yan dapat dinidevelop mo sa sarili mo. Okay? Wala po tayong tinatawag dito na parang expiry date or end parang katapusan kung kailan mo dapat baguhin yan. Why? Because it's a continuous process. Babaguhin mo yung mindset, attitude, commitment, i-remind mo sarili mo, at yung skills. Bakit po? Some people can develop this faster than the other. Yung iba naman, nahihirapang i-develop. Nagigets niyo po ako? Nahihirapang i-develop yung mindset, attitude, commitment, and skills. Kaya nahihirapan silang makuha yung tamang income. Kaya may mga tao, bago pa lang, ang bilis yumaman because inuna nilang ibaguhin, i-align yung mindset, attitude, at yung skills nila, especially the commitment. Kaya nakukuha yung income. Yung iba naman, kaya hindi pa nakukuha yung tamang income because mali pa yung mindset, yung attitude gumaganon pa, yung commitment, parang switch. Minsan naka-on, minsan naka-off. Skills naman, mapurol. So how can you get the right income? Ito yung kailangan natin pagtuunan. Ngayon, pag pinagtuunan mo yan sa sarili mo, okay? I don't know you guys personally, pero ikaw ang makakapagsabi. I want you to ask yourself, tama na ba yung mindset mo sa negosyo natin? Tama na ba yung attitude mo towards your people, towards your downline, towards your business, towards your prospect? Ang commitment mo ba nag-uumapaw o halos nauubos na? Yan. At ang skills mo, ikaw ba ay pagaling ng pagaling o dahil pandemic, wala nang offline, papurol ng papurol? Ang may responsable po dyan, ang responsible sa mga bagay na yan, hindi si upline, hindi si crossline, hindi si downline, kundi ang sarili mo. Kaya importanteng masagot mo to. Ngayon, pag inuna mo to, siyang magiging gamit mo or tools mo or edge mo para makuha yung income. Now, paano mo po makukuha yung income, Ma'am Shaina? Ang income sa network marketing, hindi mo makukuha kung hindi mo uunahin itong bagay na to. Pagkatapos ng sarili mo, dinevelop mo yung sarili mo, what's the next step? Ang next step, i-develop mo yung ibang tao kagaya na pag-develop mo sa sarili mo. Make sense? Hindi ba pag dinevelop mo yung sarili mo, dapat siyang dinidevelop mo sa taong kasama mo? Bakit? Because what you're doing is developing your network in the business. Kasi, I don't know if nakakita na po kayo ng ganito. May inawardan ba na global ambassador na isa lang ang downline?
may inawardan ba na millionaire circle na dalawa lang ang downline, isa sa kanan, isa sa kaliwa? Wala, di ba? Alam nyo bakit? Because your income is directly proportional to your network. Directly proportional sa network mo. So, ibig sabihin, habang lumalawak at lumalalim ang network mo, siyang taas naman ng income mo. At kung manipis ang network mo at mababaw ang network mo, siyang nipis din ng i-income mo. Make sense po? Kaya kayo po tatanungin ko sa lahat na kasama natin ngayon. Yan, si Ma'am Beth, si Ma'am Shaina, si Sir Rodel, yan, si Sir Cedric, yan, si Mentor Steven, lahat ng nandito. Are you happy with how much you're earning right now? Masaya ka ba sa kinikita mo ngayon? So kung hindi ka masaya sa kinikita mo ngayon, then definitely, siguro by understanding this, kumbaga sa isang sira, eh malalaman mo kung ano yung mga dapat mong tuunan ng pansin at babaguhin mo. Tama po ba? So, your income will not come kung hindi mo de-develop yung sarili mo at palalawakin yung network mo. So, mayroong iba nahihirapan magpalago ng network. Tama po ba? Bakit sila nahihirapan magpalago ng network? Because ang tingin nila, nakatutok sa ibang tao. Mag-recruit, mag-present, magpalawak, magpalaki. Pero sila, hindi naman nag-grow. Walang growth sa sarili. Kaya dapat magsisimula sa'yo. Kasi pag lumawak ang network mo, lumalim ang network mo, lumawak talagang lumago yung community mo, ang income mo, magugulat ka na lang. Magsi-six figures ka, pwede ka pa mag-seven figures or five figures. Depende yan sa paglago mo ng sarili mo at paglago ng network mo. And for me, if you understand this process, ano man ang pangarap mo, bahay, kotse, di ba? Lifestyle or travel, luxury travel, etc., makukuha mo sa negosyo natin. Tama po ba? Because you understand the process na kailangan mong pagdaanan. And of course, pag ikaw naka-develop ng network at nagkaroon ka na ng income, it doesn't stop there. Because when you attain greater heights, there's always new expectation at responsibility na naka-attach kasama yan. So when you earn your income, when you grow your network, dapat continuously nag-grow ka. So as a normal distributor, na bago mo yung sinabi kong mindset, attitude, commitment, and skills, unti-unti mong i-develop yung iyong leadership. Bakit po? Ang leadership mo ang siyang magsusustain, ang siyang magbibigay ng susi sa'yo para continuous na lumago at lumawak pa yung network at income mo. Kasi merong mga kumita ng six figures, kumita ng seven figures, pero hindi na nila naulit. Nakilala po ba kayong ganun, Sir Rodel? Kumita ng six figures, kumita ng seven figures, tapos pagkakita ng seven figures, hindi na maulit, nahihirapan na. Bakit? Because probably nagkukulang sa leadership sa part na yan. Yan. So, this for me is the cycle or the process for us to be able to attain our success sa empowered consumerism. Kasi there's no shortcut. Wala pong shortcut. Kailangan talaga may pagdaan ng proseso. Kaya may ibang maagang yumayaman, may ibang nahihirapan yumaman kasi no overtake sila ng ibang tao kahit na bago pa lang kasi mabilis yung kanilang proseso na ginagawa. So if you want better result, work on yourself, translate it into developing other people para unti-unting lumabas yung tamang cheque sa negosyo natin. Alright? Now, of course, yun lang yung panimula natin about success. Siyempre, there are guiding laws and principle na kailangan maintindihan mo sa pagninegosyo natin. Okay? Now that you're part of empowered consumerism, ang tawag po sa'yo ay empowered distributor. Tama po ba? You are empowered distributor. So, hindi lang distributor ang tawag po sa'yo, ha? You are business partner of empowered consumerism. Ibig sabihin, negosyante ka na. Ikaw ay partner ng EC, negosyante ka na, may negosyo ka na. So, bilang isang negosyante, dapat naiintindihan mo yung guiding laws and principle ng pagninegosyo para lagi kang may gabay sa hataw na ginagawa mo. Alright? So, ito lang po, ha. One thing that I wanted to share to you guys is never think small or wag mong iismulin ang negosyo mo na empowered consumerism. Yung iba kasi sasabihin ay benta-benta lang ng produkto. Yung iba naman ay sasabihin ay power-power.
Yung iba naman sasabihin, ay recruit ang negosyo. Hindi po. That is their stereotype sa negosyo natin. Pero wag mong iismulin ang negosyo natin because your business ay walang pagkakaiba sa negosyante na malalaking tao sa Pilipinas. Ang pagkakaiba lang, iba yung produkto na binibenta mo, iba yung paraan na meron ka para kumita because iba yung system natin sa system ng traditional business. Right? Now, para mas maintindihan mo ano ba yung guiding laws and principle sa pagnenegosyo, sisimulan ko sa unang law na gusto ko i-share. Unang-una is the law of sales. Yan, law of sales. Ang batas ng benta. Yan. Kasi po, bakit importante ang law of sales? Lahat ng negosyo, ang driving force nito is sales. Benta. Tingnan nyo po, kahit na ang negosyo mo ay magbabalot, negosyo mo ay karinderya, negosyo mo ay sari-sari store, negosyo mo ay SM department store, negosyo mo ay Robinson supermarket, at empowered consumerism, lahat ng negosyo natin umiikot sa sales. Tama po ba? Ito po, simpleng tanong. Kung ikaw may ari ng karinderya, nagbukas ka ng isang buwan at walang ni isang tao bumili ng iyong ulam, ano mangyayari sa negosyo mo? Lugi. Tama. So pag ang negosyo lugi, ano mangyayari, Sir Cedric? Magsasara. Tama po ba? At ito, mapapansin nyo, during the pandemic crisis, during the pandemic, 2020, sino yung nakapag-mall dito during the GCQ? Na-experience nyo bang mag-mall during the GCQ? Hindi ba parang ghost town yung mall? Hindi ba? Ang daming sara. Yung dating matao, parang yung mga balikat, nag-uumpugan because sabay-sabay yung mga tao. Bigla na lang, walang tao, tapos sarado yung mga stores. Think about this. Sir Ramon, bakit kaya nagsarado yung mga store nila? Kasi wala silang sales. So pag ang isang negosyo walang sale, nalulugi, walang perang pumapasok, at lumalabas ng renta, nagbabayad ng tao, nagbabayad ng kuryente, etc., etc., what will happen to the business? Malulugi. Kaya magbabankrupt, magsasara ang negosyo. Tama po ba? That same principle is not so different from your business na empowered consumerism. Which means, ang negosyo natin, hindi ka man nagbabayad ng opisina, hindi ka man nagbabayad ng kuryente sa head office, hindi naman ikaw nagbabayad ng aircon, etc. Pero pag ang negosyo mo ay sarado at hindi nag-generate ng sales, wala ka rin kikitain. Make sense? Kaya sa negosyo natin, importanteng gumagalaw. Kaya maririnig mo sa upline mo palagi, dapat meron tayong activities. Dapat meron tayong ginagawa. Dapat meron prospecting, etc., etc. Because those activities will drive a sale sa negosyo natin. Bakit importante ang sale? Because sale is the heart of the business. Pag walang benta, walang negosyo. Pag may benta, maganda negosyo. Tama po ba? So, same thing with our business. Alam niyo po ang pinakamaganda sa empowered consumerism? Kaya, ang daming negosyong nagsara. Pero empowered consumerism, talagang thumbs up at tuloy-tuloy pa rin. Bakit? Because ang ating produkto, hindi lang basta food supplement, isa na sa mga produkto na naaayon sa panahon at nakakatulong sa immunity ng maraming tao. Tama po ba? Kaya mapapansin po ninyo, ha? Mapapansin po ninyo, thank you, totoo yan, Pabs. Guwapo ka na, ang talino mo pa. Easy is the best. Yan, di ba? Bakit po, tingnan nyo, ha? Ma'am China, Sir Rodel, Ma'am Norlin, yan, Sir Carlos, Ma'am Eloisa, Sir EJ, meron po ba kayong kilala sa Easy na nung lockdown, mas lumaki ang income kesa bago mag-lockdown? May ganun ba? May ganun ba? O, kung nagtataas ka ng kamay, ibig sabihin, naiintindihan natin and it proves na kaya sila lumaki ang kita kasi lumakas ang demand sa product. Tama po ba? Lumakas ang demand sa product, lumakas ang benta, syempre lalaki ang income. Tama o tama? Ito pa maganda. Bakit maraming kumita ng milyon? Bakit maraming kumita ng matching bonus na napakalaki? Because maraming nawalan ng trabaho, maraming naghahanap ng opportunity,
bumili ng product package natin, bumili pa ng ating product na reorder, lalaki talaga ang kita. Kaya it proves na ang sale is the heart of the business. Do you agree with me, guys? Ang benta, ang puso ng negosyo. Kaya there is no business if there is no sale. Kaya lagi natin maintindihan dapat lahat ng ginagawa natin, whether we are dressing up, halimbawa si Sir Rodel. Bakit si Sir Rodel lalabas ng bahay na nakapostura? Because he is representing his business. Yung makakakita sa kanya, magwapuhan sa kanya, kausapin niya ng konti, pag na-convince, it will translate to sale. Halimbawa, si Ma'am China, o bakit nagpapaganda at napakaganda? Eh kasi, pag may kinausap si Ma'am China na prospect, she represent her business, konting ngiti lang, bumili na lang si Tupor, bumili ng product package, nako po, eh di nagkaroon ng sale si Ma'am China. Tama po ba? Because everything that we do must be translated into sale. Kaya nga, importanteng malaman mo, in the law of sale, nothing happen until a sales takes place. Wala pong mangyayari kung walang benta sa negosyo mo. Ito po ha, kahit po naka 15 accounts ka, kahit po naka 63 accounts ka, kahit naka 115 accounts ka, kahit na naka 7 ka or 3 accounts, kung hindi ka naman nagbebenta ng product at hindi ka nagbebenta ng product package, wala pong mangyayari sa negosyo mo. In other words, sa Tagalog, tulog ang negosyo mo. Tama po ba? Kaya nga may mga tao na kahit nag-join ng 7 accounts, hindi naman tinrabaho. Kumita ba sila, Ma'am China? Hindi. Because walang sale na nangyari. Kaya nothing happen until sales takes place. Kaya dapat, yung negosyo natin, sinishare natin because yung produkto at yung servisyo natin, eh hindi po yan basta-basta binibili or hindi basta-basta lumalapit ang tao dyan. Kailangan po yan binibenta or sinusold or ito ay minamarket po natin. Tama po? Kasi lahat po ng produkto minamarket po sa atin. Directly at indirectly. Tama po ba? Wala pong taong nagising ng isang araw na pagkagising na pagkagising mo, sabi ni Sir Rodel, makabili nga ng bagong lakos. Wala naman ganun, di ba? Halimbawa, si Ma'am China nagising, makabili nga ng LV bag, yung lumang bag. Hindi ba? Wala namang taong ganun. Someone sold that product, someone sold that idea to you. Kaya ang negosyo natin, kahit gano'ng kaganda, kahit gano'ng ka-effective, kahit gano'ng kaganda ng negosyo mo, kung hindi mo naman sinishare, hindi malalaman ng tao. Kaya dapat ikaw, huwag kang mahihiyang gumagawa ng mga yan because you are doing things para kumita sa negosyo natin. And of course, yung mga tao, kailangan tinatanong para bumili. Minsan bang na-experience mo na gusto mo nang bilhin yung isang bagay, pero kinakaaway mo yung sarili mo? Yung tipong kaharap mo na yung paborito mong sapato, Sir Rodel. Bagong-bago, LeBron shoes. Bagong-bagong Nike shoes. Tapos pinag-ipunan mo. Nung hawak mo na, babayaran mo na lang sa counter. Tapos habang hawak mo, tinatanong mo sarili mo, bibiling ko ba o hindi? Ay, bibiling ko ba hindi? Parang hindi ko. Bibiling ko ba hindi? Eh may lumapit na sales lady. Sabi kay Sir Rodel, Sir, bagay na bagay po sa inyo yan, Sir. Mas gagwapo po kayo sa sapatos na yan. Napangiti ka ngayon? Bibiling ko na nga. Sabi ko na nga, bibiling ko eh. Because minsan, kahit gusto na natin, kailangan pa ng konting push. Na-experience niyo ba yon? Or ikaw may kakilalang ganon, no? Magpapasama sa'yo, China, no? Uy, friend, sama mo naman ako sa mall, bibili ako nito. Nung hawak-hawak na, tinatanong ka, friend, bibiling ko ba? Praning, no? Nagpasama sa'yo, tapos, because customer need to be asked to buy. Customer ka, alam mo yung pakiramdam. So, yung customer mo, alam mo rin dapat yung pakiramdam. Kaya, huwag kang mahihiyang magtanong. Yan, tatanungin mo. And that is in the law of sale. Kagaya ng mga tao na to, kilala nyo ba si Sarah Jeronimo? Araw-araw na ginawa ng Diyos, ilang advertisement sa television ang nakikita natin araw-araw. Napakadami. Hindi lang sa TV ngayon eh. YouTube, tama? Sa YouTube, sa Facebook, lahat may advertisement. Makikita mo yung mga tao na to. Itong mga tao na to, ang siyang nag-ask sa atin, nagko-convince sa atin para tayo ay bumili ng produkto nila. Tama po ba?
not directly but subliminally, they are asking us to buy. Sino dito yung mga Sarah G fanatics? 'Di ba? May minsan ka na bang binili? Hindi dahil gusto mo 'yon kundi ginagamit ng idol mo. Halimbawa mga babae, may blush on kang binili. Gusto mo ba 'yon o dahil ginagamit lang ni Ann Curtis? Oh, maniwala ako, 'di ba? Binili mo 'yon kasi sabi mo, ay si Ann Curtis gumagamit nito. Maganda 'to. Hindi po ba? That is what we call marketing. Minarket nila yung product sa'yo indirectly, kaya ka bumili. Same thing with our products. Ang kaibahan lang po sa products natin, Sir Rodel, ganito. Wala po tayong artista. Alam mo, Ma'am Beth, ba't wala tayong artista? Kasi imbis na bayaran natin yung artista, gamitin mo lang yung product, ngumiti ka lang everyday, mag-share ka lang sa kaibigan mo, kakilala mo, sa Facebook mo, pag may bumili niyan, ikaw ang artista ng sarili mong negosyo. O, di ba? Kailangan mo lang gagamit, di ba? Kasi ang hirap naman sabihin mo na gaganda ka dito, hindi ka naman gumagamit. Fresh ang breath mo dito, ang baho naman ang hininga mo, kasi hindi ka gumagamit ng produkto, di ba? Kaya nga paulit-ulit nating sinasabi, you need to be a product of your own business. Tama? Kailangan ginagamit mo yan. So dapat ikaw ang nagmamarket niyan. Kaya pag may produkto kang nabenta, ha? Pabs, guwapo. Guwapo ka na, dapat gamitin mo pagkagwapo mo. Pag may nabenta kang product package, may nabenta kang produkto, huwag kang mahihiyang mag-post. Bakit? Lahat ng ginagawa mo is marketing of your business. Wala kang ibang aasahan na magmamarket ng C24 para sa'yo. Ito pa, wala kang aasahan na magmarket ng C-Supreme para sa'yo. Sino gumagamit ng C-Supreme dito? Gumagamit ba kayo ng C-Supreme? Sino hindi gumagamit ng C-Supreme dito? Ma-i-report kay Doc. Dapat po gumagamit tayo ng C-Supreme, ha? Yan. Dapat gagamit tayo ng C-Supreme. Bakit? Ang negosyo natin ay produkto na wellness. So dapat ikaw, you are representing wellness. Hindi naman pwedeng magbebenta ka ng C-Supreme tapos ubo ka ng ubo, hatching ka ng hatching, di ba? Baka sabihin pa may COVID ka, di ba? So dapat ikaw ay gumagamit niyan. So i-post mo. Huwag ka mahihiyang mag-post. Sino dito yung consistent na nagpo-post ng mga activities nila online? O yun, di ba? Kung hindi ka po nagpo-post ng activity mo online, ibig sabihin, sarado negosyo mo. Sarado negosyo mo. Naghihintay ka lang ng customer kumatok at bibili sa'yo. Yun yung nangyayari. Pero kung lagi ka nagpo-post, lagi kang may kausap, may ka-message, may katawag, bukas lagi ang negosyo mo. 24 hours, 7 days in a week. Yan. So dapat yan, ha? Lagi mong i-share. Kaya hindi lang syempre, ha, yung mga product natin. Pati yung ating product package, dapat sinishare mo. Lalong-lalo na yung C-Supreme. Bakit? Ito yung ating flagship product. Ito yung flagship product natin na kahit saan ka, pwede mong dalhin. 60 capsules sa loob ng isang botelya lamang. Product package natin, halagang 8,999, pero yung ating produkto na makukuha, 11,000, 12,000, 14,000, napakaganda ng kapalit. Tama po ba? So lagi mong isi-share yan. May option din na pang 7 package, product package, meron din pang 15 product package. So dapat yan sinishare mo. Huwag kang mahihiya. Because uulitin ko, dapat ang pinagkakabisihan mo yung magda-drive ng benta at the end of the day. Tama po ba? Okay lang makipagbulahan sa text. Okay lang na makipagtawanan sa kaibigan. Basta at the end of the day, mako-convince mo yan, bumili ng C24 or C-Supreme. Di ba? Pero kung nakipagtawanan ka, at the end of the day, makapapakamot ka, putya, sayang oras ko dun, ah. Walang bumili kahit kape, ah. O eh, lugi ka. Sayang yung araw mo. Alright? So dapat laging gagawa na merong magiging sale at the end of the day. So ito ang tip ko sa inyo, guys. Para mas gumanda ang pagbebenta, alright? Let's make it a habit. Ang gagawin nating sistema para mas mapabilis at maging easy, maging madali sa paningin ng ating mga kaibigan at tayo rin maging madali ang ating pag-share ng ating produkto at product package. Tatlong bagay ang ating i-share. S, U, and S. Shift the product that they're using, use the product of easy, at don't forget to share. Tatlong habit na gagawin mo that every day, pag ginawa mo ito, imposibleng hindi ka magka-package
or retailing profit, name it. Magkakaroon ka at the end of the day if you practice and make it a habit to ask people, share the product, and let them shift the product that they're using, let them use the product, at encourage them to share, at ikaw mismo, isi-share mo yung mga produkto natin. Alright? Because sa negosyo, ulitin ko, nothing happen until a sale is made. So, sa unang contact pa lang, dapat makakuha ka ng leads that will convert it into sales. Yan. Pero ito po, reminders ha, hindi dapat yung one-time sale lamang. If I will be in your shoes, mas gugustuhin ko magkaroon ng repeated sales. Yan. Repeat sales, kumbaga. Sa Tagalog, magkakaroon ka ng mga customer na bumibili sa'yo ng produkto. Bakit po? Ano man ang resulta or sagot na nakukuha natin sa tao, tayo pa rin ang may gawa. Because either you sell them a yes to buy your product or product package, or you sell them a no. Because probably, baka may kulang sa ginawa mo or nakulangan sila sa explanation mo or sa pinakita mo sa kanila. Alright? So, that is in the law of sales. And of course, para ma-supplement or para mas maintindihan natin at ma-practice natin ng tama, maging habit, yung pag-convert ng sale sa activities natin everyday, eh, maintindihan natin yung tinatawag na law of need. Pangalawang law, pangalawang batas. Yung una, law of sale. Ang negosyo natin, ang pinakapuso nito, driving force nito is benta. Yan. Pangalawa, para mas malaki or lumaki yung benta at maging efficient tayo in sharing or selling, maintindihan natin yung law of need. Ano ba yung law of need? Lahat ng tao may pangangailangan. Tama o tama? Everybody has a need. The main question is, do you know ano yung need ng prospect mo? Do you know ano yung need ng market mo? Do you know ano ba yung need ng kausap mo? Because if you understand this law of need, madali na yung pagko-convert into sale. Now, in the law of need, the first thing we need to ask ourselves is, ano ba yung kailangan ng kausap ko? Minsan mo bang natanong to sa sarili mo? Ano yung kailangan ng kausap ko? Kasi minsan, sa sobrang dinumero ng galaw natin, hindi natin iniisip ano ba yung pangangailangan ng tao. Ang iniisip lang natin, ito yung script ko eh. Ito yung tinuro ni Upline. Ito yung ginawa ni Upline para makapagpa-pay in ng 7 accounts. Ito yung sinabi ni Upline para makapagpa-reorder ng 100,000 worth of si Supreme or si 24/7. Ito yung ginawa niya. So sobrang stick mo sa script mo. Hindi mo na natatanong sa sarili mo, ano ba yung pangangailangan ng kausap mo? Because script is good. It's something that will help us na magkaroon ng habitual pattern sa pagpe-present or pag-share ng negosyo. Pero if you wanted to close someone, if you wanted someone to understand you, buy your product, buy your product package, kailangan mo munang masagot, ano ba yung kailangan ng kausap ko? Because when you answer that, magiging madali yung susunod na step na gagawin mo. In the law of need, every decision to purchase a product or service is an attempt to satisfy a need or relieve dissatisfaction of some kind. Ibig sabihin, ikaw na member ng Easy, you were once a customer. Bakit ka ba pumupunta ng isang lugar para bumili ng isang bagay kahit malayo sinasadya mo? Kahit hindi mo makita, talagang binibigyan mo ng oras para hanapin. Why? Because that particular product is answering your need. Tama po ba? Ito yung sagot sa pangangailangan ko. Tama po? Halimbawa na lang ito, Ma'am Shaina, masakit ang ipin mo, anong bibilin mo? Gamot o ice cream? Gamot. Hindi ba? Yung ice cream pagkatapos pag magaling na, no? Pero gamot muna, no? Kasi mahirap naman sumasakit na ipin mo, mag-ice cream ka pa. Hindi ba? O halimbawa na lang ito, nauntog ka, nagkasugat, anong bibilin mo? Bagong cellphone o first aid kit? First aid kit. Because there are products out there in the market na laging nagsasatisfy sa pangangailangan ng isang tao. Tama? Minsan magtataka tayo, napaka-weird naman ng product na ito, pero may bumibili. Tama? Because someone
is in need or nangangailangan ng produkto na yon. Ngayon sa negosyo natin, ang negosyo natin ay napakaganda. Ang produkto natin, napaka-unique. The best ang product natin. Pero ang tanong, namamarket mo ba yan sa tamang tao? Baka mamaya meron ng tinatawag natin na hypertension, pero pinupush mo ng C24/7, eh nagme-maintenance pala. Di ba? Pag namatay pa yung, kasalanan mo pa. Hindi ba? Because we need to understand what's the basic need of the people. Alright? At pag nalaman natin, okay, before selling anything to anyone, kailangan maging clear ano ba yung sinasatisfy natin. Okay? Halimbawa, yung tao may sakit sa bulsa, anong ibibigay mo? Opportunity. Yung tao eh, may sakit sa kasukasuan, diba, sa mga joints, anong ibibigay mo? Siyempre yung ating care lift patch. Tama po ba? Si ate gusto bigla ang puti. Eh, anong bibigay mo? White light o instant white? Instant white. Instant nga ang gusto eh. Kailangan alam mo ano yung pangangailangan ng kausap mo. And of course, pag nalaman mo na yan, kailangan maging basic yung ating presentation. Okay? Sometimes we have to bend. Ibe-bend natin yung script. Kumbaga, magiging ano tayo, innovative. Magiging ano tayo, yung improvise. Kaya natin mag-improvise. Bakit? Sa totoong laban sa labas, you will never be given 30 minutes to 1 hour to present your business. Tama po ba? Tanong ko kay Sir Rodel. Sir Rodel, in your experience, ano na yung pinakamatagal na ibinigay sa inyo ng prospect para i-share mo yung negosyo mo? Si Ma'am Shaina, can you comment guys? Ano na yung pinakamatagal na binigay sa inyong oras para mag-present ka ng negosyo? 1 hour? Wow! Ibig sabihin, Sir Rodel, yung nagbigay sa'yo ng isang oras, kaibigan mo. Kaibigan mo, o may merong kayong kamag-anak, yan. Pero ito tanong ko guys, stranger, hindi mo kilala, na-meet mo lang somewhere, pe-presentan mo ng negosyo, ilang minuto or ilang oras ang ibibigay sa'yo? Walang isang oras. Yung iba, 30 minutes. Yung iba, 20 minutes. Yung iba, 15 minutes. Ang worst, yung iba, 5 minutes lang. Di ba? Kahit bigyan ka po ng isang oras, ito po ha, put yourself in the shoes ng prospect mo. Kahit bigyan ka ng isang oras, ang attention span niyan, hindi aabot ng isang oras. Maniwala ka. Trust me. Ang attention span ng prospect mo, nasa first 15 to 20 minutes lamang. The rest, papakinggan ka lang yan, tapon na yun dito, labas dito. Because they don't have intention of listening to you because yung ibang sinasabi natin, irrelevant sa pangangailangan nila. Tama po ba? Pero may nakita ka ba, may na-observe ka ba sa prospect mo, yung may sinabi ka na tinamahan siya at pangangailangan niya yung mabibigyan ng solusyon, lumalaki yung mata tapos nagkakaroon ng interest bigla? Na-experience niyo ba yun? Because you are touching the need of your prospect. So importante sa sales at daily activities, malaman natin ano ba yung sinasatisfy natin. At kapag nalaman ko na kung ano yung kailangan niya at maibibigay ko yung solusyon, pwede na akong magkonting mindset direkta na dun sa solusyon na pwede kong ibigay sa kanya. You save the time, you save your energy, pero nakuha mo yung gusto mong makuha. Tama po ba? By identifying the need of your prospect. That is in the law of need. Pangalawang law. Pangatlong law, third law, is the law of problems. Sino dito yung namomroblema na sa mga downlines nila? Taas ang kamay. Can you comment down below kung namomroblema ka na sa downlines mo? Can you comment down below, guys? Comment ka nga kung namomroblema ka na sa downlines mo. Come on, guys. Comment ka. Oh, si Brave Eagle, ako po. Yan, yes po. Yan. Sino ba? Oh, si Rodel, madami na po. Si Ma'am Shaina, yes po. Yan. Sa mga nagko-comment dito ngayon, ha? Siguraduhin mo lang yung downline mo wala dito. Baka mamaya kasi yung kinaiinisan ng ulo mo at sumasakit sa ulo mo, nandito pala sa kwarto na to, ha? Sa Zoom. Sabi ni Sir Rodel, oh, sayang, di na sana ako nag-comment. Sabi ni Ma'am Shaina, naku po, napayes po ako bigla. Sabi ni Sir Rodel, tulog na po. Naku, sayang.
sana tinamaan siya ngayong gabi na to. Pero there is a law of problem. Yan. Kung ikaw na mo problema sa downline mo, mahalin mo yan. Maniwala ka. Mahalin mo yung problema na yan. Because ang problema, hindi na uubos. Mayaman o mahirap, may problema. Pero ang tao, kaya yung mayaman, kayang solusyonan ang problema. Tama? Kayang solusyonan ang problema. Kaya dapat, minamahal mo yan. Huwag mong iiwasan yung problema. Hahabulin ka niyan. walang nakakataka sa problema. Sinong solusyonan yan? Alright? So, sino problema niya, apply niya? O, wag nang ganon, Sir Dennis. Baka may umamin. Ako po, magkaano pa. Pero, in the law of problems, in relation to sales, ha? Naka-ano pa rin tayo? Naka-align pa rin tayo sa pagbebenta, sa sales. Para gumanda ang sales mo or lumaki lalo ang sales mo, bukod sa law of need, lagi mong tatandaan, bawat tao may problema pinagdadaanan. Bawat tao may problema pinagdadaanan. And every product, service can be viewed as solution or another or additional to a problem. Meron ba kayong downline? Halimbawa, kayo pong lahat na nagko-comment, ha? I love the comment. Keep it coming. Lahat na nagko-comment, may downline ka ba or ikaw ba mismo nararamdaman mo is sobrang pasasalamat sa upline mo na upline, thank you so much. Thank you so much, Sir Rodel, Ma'am Shaina, Sir Norlin, Ma'am Eloisa, dahil po sa inyo, nabago po yung buhay namin. Unti-unti po naming nasolusyonan yung problema namin. Gumanda po yung takbo ng pamumuhay namin dahil po dinala mo kami sa Empowered Consumerism. Ikaw ba naramdaman mo yon sa upline mo or may tao kang sa ilalim, downline mo, na nagpapasalamat sa'yo ng ganon? May kilala ba kayong ganon? Yan. Ibig sabihin, guys, yung taong na prospect mo, nung pinakilala mo yung easy, nakita nila yung opportunity na sagot sa problema nila. Tama? Kaya may mga taong nagpipain on the spot, kahit walang pera, ginagawa ng paraan, ipinangungutang, hindi ba? Because ang naibigay mo na regalo sa kanila is buksan ng kanilang mata, kaisipan, na ang empowered consumerism sagot sa problema nila. Pero on the other hand, meron ba kayong kaibigan, kakilala, naku po, na nung pinresentan mo yung negosyo, nagandahan, ay naku, Sister Shaina, ang ganda ng empowered consumerism, ang ganda ng negosyo, pero wala akong pera eh. Wala na nga akong pera eh, dinagdagan mo pa problema ko. Di ba? Saan ako kukuha ngayon ng 8999? Di ba? Paano na yan? Eh, kayo-kayo na lang yayaman dyan, nauna na kayo eh. May kilala din ba kayong ganoon? Oh, meron daw doon, meron din daw. Kasi yung mga tao na ganoon, hindi nila nakita at the moment, hindi nila nakita na yung produkto mo or negosyo mo ay makakasagot sa problema nila. Tama o tama? O, uutangan ka pa. O, sabi ni Sir Ramon, may hugot si Sir Ramon. Hindi ba? Sabi ni Sir Ramon, ay piste, yawa talaga, no? Hindi na nga nag-dyan, mangutang pa. Ay, sus. Di ba? Manap ka ng mabubudol mo. Wala daw trabaho. O, wag yung trabaho. E di, magtrabaho para magkatrabaho. Hindi ka magkakatrabaho kung hilata lang, di ba? Kailangan may gawin. Pero, kidding aside, guys, ang bawat produkto natin ay nakikita ng tao na solusyon sa mga dinaramdam nilang problema. Kaya mapapansin mo, mga kapatid na sa Sparrow, bakit mayroong product testimony? Hindi naman tayo gamot. Tama? Bakit may product testimony? Hindi naman tayo gamot. Because yung produkto natin, nabigyan ng solusyon yung dinaramdam nila sa katawan nila. May mga taong umigi sa cancer, may mga taong umigi yung pakiramdam, nagiging napakaganda ng produkto para sa kanila, yung vitamin C natin nagbibigay ng magandang tulog sa kanila, di ba? Yung Angel E, ako po sa mga kababaihan, di ko alam yung testimony diyan eh. Basta kayo na lang nakakaalam, ha? Pero alam mo yon, pag ngumiti ka, alam mo yung sinabi ko, hindi ba? Ibig sabihin, may testimony.
may testimony ka diyan. Oh, si Dr. Butch lang yung may lisensya mag-discuss ng Angel E kasi, ha? Para oh, tinan mo si Lauren Burak, oh, nagpapasalamat kay Mentor Rodel and Mentor JM, oh, hindi ba? Because nasolusyunan yung problema. Oh, sabi naman ni Jose Guapo, oh, hindi lang pala si ano yung guapo, si Jose Guapo rin eh. Oh, may mga prospect na kapag puhunan na pinag-uusapan nawawala. Oh, di ba? Correct. It's because hindi nila bibigyan ng importansya yung sinishare mo kasi hindi nila nakikita na solusyon. Ang prospect kasi, they buy solution, hindi lang yung product or services. They buy solution. They buy solution. Ito halimbawa na lang po, classic example. Sino dito may kakilala or may nabalitaan na nagki-chemotherapy? Nagki-chemotherapy. Alam niyo ba magkano ang chemotherapy? Sir Rodel, can you type magkano yung chemotherapy in your estimate? Every session ng chemotherapy, alam niyo magkano? Nako po, 150,000 every session. Sir Ramon, yung 5,000 per session, baka dialysis lang yan. Oo, oh, walang chemo na 5,000. Kakaibang chemo yun. Pero yung chemo, o scam daw, yung 150K chemotherapy every single month. Imaginin mo ha, Sir Jackson, Sir Ian Jackson, 150,000 every single month. Maglalabas ka every month. Bakit may mga taong ginagawa yon? Pinagpapaguran, pinangungutang, binibenta yung bahay, lupa, kalabaw, pati asawa binenta para makapagpuhunan ng 150 every month. Alam mo bakit? Because ang binibili nila, solusyon para gumaling yung mahal nila sa buhay at ma-extend pa ang buhay nito. Tama? Kasi kung hindi sila naniniwala na solusyon yung chemotherapy, eh sana hinayaan na lang nila mamatay. Kasi ang isang tao, laging may paraan basta alam niya kung ano nakataya. Tama? Kaya in the law of problems, kailangan maintindihan natin, the more pressing the problem or need, etong kagandahan, magiging less price sensitive yung prospect natin. Magiging madali yung pagbibenta. Kaya ka may mga kaibigan na magsasabi, ay nako, Sir Rodel, ang ganda ng C24. Ang dami kong na-experience. Kaso ang mahal pala, no? Pwede bang libre naman yung next time, bro? Di ba? Sasabihin, Ma'am China, ang ganda talaga ng produkto. Pero bakit ang mahal? Nakikitaan nila na mahal because hindi natatouch yung sagot sa problema nila. Are you learning, guys, so far? And that is in the law of problems. At bawat tao na makikita mo, makakasalubong mo, nakangitiman o nakasimangot, may problema dinadala yan. Trust me. If you wanted to succeed in life, not just in network marketing, you need to understand how people behave, how they function, how they, you know, portray themselves, and how they cover up the pain and the problem. If you can read between the lines of every message ng taong kausap mo, you can identify the problem na pwede mong masolusyonan. Tama? Tama o tama? That is in the law of problems. Right? Kasi sabi nga ni Philip Kettler, the successful salesperson care first for the customer. Second lang yung produkto. Kaya sa negosyo natin, kung gusto mo magkaroon ng repeat order ng C24, ng C Supreme, huwag mong ipaparamdam na kita lang yung gusto mo. Benta-benta lang ang gusto mo. Iparamdam mo naman sa customer mo na, alam mo yon, na ikaw ay may care sa kanila. Yan. Dapat yon, sensitive, marunong makiramdam. Tama, Ma'am Eloisa. Alright? Kailangan meron kang care. Kasi the more na nagki-care ka, you are now practicing yung ating pang-apat na law, which is the law of relationship. Yan. O yun, yung iba parang napapangiti na, relationship na yung pinag-uusapan. Ha? Ito lang po, ha? Disclaimer lang po. Pag sinabing law of relationship, hindi mo shoshotayin yung downline mo, ha? At yung upline mo, hindi mo jojowain, ha? O, si Ma'am Norlin, ha? Napangiti. O, natawa si Shine, ha? Diba? Joke lang po yun, ha? Biro lang po. In the law of relationship, wala na mentor. In the law of relationship,
Ito po maintindihan natin, okay? Still related to sale and in business and in life. In the love relationship, ultimately, yung selling ay relationship selling. Kaya nga may tinatawag na rapport. Na-remember niyo yung rapport? Di ba kailangan magra-rapport ka muna sa tao? Halimbawa, si Mentor Steven, pag nakita ko sa 7th floor, pwede bang diretsuhin ko, Brad, gusto mo ba ng kape? Hindi ba hindi? Ang hirap nun, di ba? Kasi parang wala namang rapport, walang build-up na relationship, walang konting friendship muna, sabi nga ni Brave Eagle. So dapat ikaw ay nag-i-establish din at nagtumatanim din ng pakisama or friendship. Bakit po? Importante po yan sa negosyo. Alam nyo bakit piling-pili lang yung mga yumayaman sa mundo? Kasi yung mayaman na si A at si mayaman na B, magkaibigan. So habang yumayaman si A, yumayaman si B, kung gusto nilang magpayaman pa, magta-tie up yung dalawa at mag-create pa ng isa pang business at magpapalago pa ng ibang business. Hindi ba? Sino yung una nilang isasama? Yung kaibigan nila o kaaway nila? Kaibigan nila. Kaya sa negosyo natin, kung gusto mong mas marami pang sharing or benta ng produkto at product package, eh kailangan magaling kang makisama. Yan. Bakit po kailangan mong matutong makisama? Okay? Because ang negosyo mo ay tao. Your business are the people na nakakasama mo sa negosyo. Yan. So kailangan marunong ka ng relationship, magtatanim ng magandang relationship. Okay? Yes. The best way to create a good communication with your prospect. Exactly. Yan. So, sino dito yung tanong lang po ha? Sino dito yung mga bugnutin? Alam niyo yung bugnutin? Yung mabilis magalit? Yung abugnos? Yung pikon? Parang ganun, di ba? Sino dito yung mahiyain? Yan. Sino dito yung matampuhin? Sino yung matampuhin? Yan. Sino dito yung maldita? Sino dito yung emo? May emo ba dito? Alam mo yung emo? Jonalyn? Nessie, hindi mo alam yung emo? Yung mga emotera? Yung konting rejection, nagmumukmok? Nagpo-pose, eh, hirap na negosyo. Ay. Di ba? May mga ganun tao, di ba? Pero if you want to become successful sa negosyo natin, kailangan unti-unti, oh, sabi dito, may umamin, oh, minsan daw. Oh, minsan daw. Di ba? O drama, di ba? Emotional. Yan. Madali mag-quit mga emotera. Correct. Kaya nga dapat, yan, o oh, si White Castle, astig naman ang pangalan mo, White Castle, may pulutan bang kasama yan? Ang ganda ng pangalan, White Castle. Yan, nag-artista na lang. Yan. So dapat po, yan ang babaguhin natin. Kaya sabi ko kanina, di ba, you will have to develop yourself. Kailangan maging tamang tao kasi negosyo natin. Sa relationship selling, ito napakaganda. Simpleng tanong. China, Sir Rodel, ha? Ma'am Norlin, Sir EJ, yan, Cyril, Ma'am Jonalyn, may kaibigan ka ba na ayaw mag-join sa negosyo mo? Pero, bumibili ng produkto mo. Meron ba ganun? Meron ba ganun? Ang lingwahe ganito ha. Ay, Sister Norlin, ayoko ng negosyo mo eh. Kasi wala akong time. Hindi kasi ako, busy kasi sa trabaho, hindi ko mabigyan ng oras yan. Pero sige na nga, magkano ba yung C24 mo, matikman ko? Ah, di ba? Tatawag na ma'am. China, friend, wala na kaming coffee. Pa-deliver naman ng cappuccino. Nagustuhan kasi ni tatay eh. Di ba may ganon? Oh, di ba? Oy, Brother Rodel, wala na akong C24 eh. Kailangan ko mamayang gabi. Di ba? Oh, alam mo na yon. Ayaw sumali sa'yo, pero gusto ng produkto mo. May ganon po ba? So, bakit bumili sa'yo, Ma'am Norlin? Bakit bumili kayo sa Rodel? Kasi they value the relationship na meron kayo. Tama o tama? Ayaw mag-join, pero sumusuporta. Yan, ganyang kaganda ang relationship. Because the truth of the matter is, the prospect wants a good relationship first. Yan. So ito na yung sekreto para magkaroon ka ng repeat sales, para magkaroon ka ng
tinatawag natin na continuous na benta ng reorder, ito gagawin mo. Kailangan yung prospect mo na ayaw mag-join, huwag mong pipiliting mag-join. Huwag mong pipersahin. Baka dumugo, ha? Mawala pa yan. Ha? Huwag mong pipersahin. Dapat yung prospect mo na ayaw mag-join, kung gusto ng produkto, bentahan mo na lang ng bentahan ng produkto. Kasi kada binibenta mo ng produkto, may retailing profit ka na, may na-accumulate ka pa na points pang personal consumption mo. Tama? Ito pa maganda. Para continuous yan na bumili, dapat pakisamahan mo ng maganda. Kaya nga yung iba nagbibigay ng promo, ay tita, pag bumili ka po ng gantong product, sasamahan ko na po ng libreng isang box ng C24. O di ba may ganon? Ang tawag dyan, pakikisama. Ang tawag dyan, investing sa customer mo. Hanggang sila, maging suki mo na. Yan. Sino dito may mga suki? May mga suki na dinidelibera ng produkto. Yan. Ako, saludo ko sa inyo, mga may suki sa produkto natin. Alam mo bakit? Yung wala ka mang product package na pumasok sa negosyo mo, wala ka man matching o direct referral bonus, hindi ka mawawala ng income araw-araw. Tama po ba? Because lagi kang may benta every day. And that's because of the relationship. Because relationship is more important than the product or services. Sabi nga ni Lauren, huwag pilitin ng isang tao na ayaw naman kasi ikaw lang naman yung masasaktan. Ang lalim naman ang hugot na. Parang naiyak ako dun sa hugot na. Ma'am Lauren, negosyo pa ba pinag-uusapan natin o puso? Oh, si White Castle, naku, lasing na siguro to. Ouch na, caps lock na yun. Yan, biro lang po ha, biro lang. Ang relationship, importante yan. Hindi lang sa ganda ng produkto or services, importante may tanim ka na magandang samahan. Tama po? Bakit? Kasi the bond you create with people is going to take you much further than your product ever will. Basta maganda ang iyong pundasyon, maganda inyong samahan, maganda inyong pagkakaibigan, saan ka man magpunta, susuportahan ka yan. Saan ka man magpunta, ano man ang ishare mo, ano man ang ipakita mo, susuportahan ka yan. Because you have this solid bond. Kaya sa negosyo natin, naku po, huwag kayo lagi magmamadali sa pera. Kasi ang pera papasok. Ang lagi mong tatandaan, unahin mo yung sarili mo, palaguin mo, you must grow as a person at mapag-grow mo yung kasama mo at mag-grow yung relationship at samahan ninyo. I'm sure, by hook or by crook, mawala ng lahat, pero yung pinakisamahan mo ng tama, hindi mawawala sa'yo. That is the bond that you create. And of course, sabi nga ni Stephen Covey, yung trust is the glue of life. Ito yung pinaka-essential ingredient at effective communication, yung trust. Kaya it's the foundational principle that holds all relationships together. Kaya if you wanted a good relationship sa negosyo mo, don't lie to your people. Don't lie to your partners. Don't overdo the business. Huwag ka na mag-sugarcoat, matamis na yung negosyo natin. Matamis na yung kitaan, matatamis na yung produkto, matamis na yung kumpanya itself. Huwag mo nang dagdagan, baka mamaya bumalik lang sa'yo at ikaw ay makasakit. Masira yung trust na ibinibigay sa'yo. Alright? And of course guys, another law, pang ilan na to? Pang lima. Fifth law na gusto kong i-share sa inyo. Yan. Are you learning so far guys? Baka na ano na kayo ha? Sorry, masyado tayo natatagalan na. Sige na nga, bibilisan ko na. Sensya na kayo, ha? Nag-enjoy kasi ako kay White Castle, eh. Yan. Oh, sa si White Castle naman, nahiya. Niliitan na yung comment. Joke lang yun, ha? Ikaw naman. Joke lang yun, joke lang. Panglimang law. I wanted to share to you guys. Law of perception. Ano ba yung ibig sabihin ng perception? It's all about perspective. It's all about perspective. Ano ba yung ibig sabihin ng perspective? It's the way you see something. Kung paano mo nakikita yung isang bagay, paano mo nakikita yung isang sitwasyon, paano mo nakikita yung isang nangyayari sa buhay mo. In other words, thank you, Ma'am Annie, yung pananaw mo. That's the perspective. Diba? Yung iyong pananaw.
sa isang bagay. Parang elementary pa ako nung narinig ko yung salitang pananaw. Buti na lang na-recall ni Ma'am Annie. Yan. Pananaw. Perception. So ano ba yung kagandahan ng perception? Ito halimbawa po lamang. If you think, kung tingin mo ha, na ang children, ang mga toys ay nagko-corrupt ng kaisipan ng mga bata, then ang tingin mo sa toy shop is an evil place. Tama po ba? Kung ang pananaw mo sa laruan ay nagko-corrupt ng utak ng mga kabataan, eh din tingin mo sa mga nagbebenta ng mga laruan ay evil place. Ito ay masamang lugar na pinagmumulan na nagko-corrupt ng isip ng bata. Another example, kung ang perspective mo sa pera, di ba, ay root of all evil. Di ba may ganun tao? Pera. Ayoko ng pera. Root of all evil. Di ba? Yan ang kasi nagsisimula ng mga kasamaan ng tao. Kung tingin mo sa pera ay root of all evil, edi lahat ng bilyonaryo, mga demonyo. Di ba? Ang mga milyonaryo, masasamang tao. It's the way you see things is the perspective that you have in your mind. Bakit importante ang perspective? Because ito yung magbibigay ng malaking imahe ng sarili mo at ng negosyo mo. Alright? Dito sa Empowered Consumerism. Bakit? The way you are viewed by your downline determines your income. Paano yung determines your income? Kung paano ka nakikita ng downline mo, siyang magiging trabaho at galaw ng mga kasama mo. Halimbawa na lang po. Kung ang upline ni Ma'am Jonaline ay tamad, hindi ko sinasabi ha, hypothetically lang to, example lang. Halimbawa, yung upline ni Ma'am Jonaline ay tamad, sisipagin kaya si Ma'am Jonaline? Sa tingin mo, Sir Rodel, magsisipag kaya si Ma'am Jonaline kung yung upline niya tamad? Hindi. Kung nakikita mo na downline ka at yung upline mo tamad, walang ginagawa, walang trabahong ginagawa, hindi man lang tumutulong sa inyo, ano magiging galaw mo? Kung si upline nyo, walang ginagawa, tapos prepare sa inyo ako. Di ba? Ito pa ang example. Kung ang tingin mo sa upline mo ay sarili lang ang iniisip, China. Kung tingin mo sa upline mo, sarili niya lang ang iniisip niya. Wala siyang pakialam sa'yo. Tatawag lang sa sa'yo pag, China, may pay-in ka ba? China, ilan ang registration mo today? Kung ganun ang ginagawa lagi ni upline, walang care sa'yo, lagi lang pera at pay-in ang pinag-uusapan nyo, nape-pressure ka pa kasi araw-araw ka tinatawagan, anong mararamdaman mo? Will you perform at your best level? Makakapag-perform ka ba ng pinakamagaling na kaya mo? Probably not. Kung ang upline ni Sir Rodel ay isang reklamador. Kung ang upline ni Sir Rodel ay isang reklamador, pag may nakita ang isang bagay, ang pangit! Pag mayroong nagsabi ng opinion, hindi maganda yan. Pag mayroong nakitang bago, ay paano na lang, puro negative ang nakikita. Ano sa tingin mo ang magiging galaw ng downline ni Sir Rodel? Magiging maganda ba? Magiging masisipag ba? Because kung paano ka nakikita ng downlines mo, siyang magiging isang malaking impluensya sa paggalaw nila. Kaya nga bilang upline, you have to be careful with what you do and what you say. Why? Because you are going to be there basis. Ikaw yung magiging gabay nila. Ikaw yung magbibigay sa kanila ng direction. Tama po ba? Ikaw yung pagkukuhanan nila ng lakas. And when we talk about law of perspective, I have a question sa inyong lahat. Ano yung value mo sa mga tao mo? Individually, I wanted to ask you, ha? Kung may downlines ka na, kung may leaders ka na, kung ikaw, nagpo-prospect ka pa lang o namomrospect ka ng kakilala mo, ano ba yung value mo sa mga tao na kapaligid sa iyo? Kasi ganito yan. Pag mataas ang value mo sa kanila, whatever you say, they will listen. Tama? If your value is higher than the people you're talking to, may respeto. Tama po ba? Pag mataas ang value mo sa kausap mo, makikinig. Tama po ba? Pag mataas ang value mo sa kausap mo, susunod, maniniwala, at mag-o-obey. Tama po ba?
Pero kung ikaw upline, tapos ang tingin sa'yo ng downline mo, baliktad. May pagkakataon bang ganon? Ikaw yung upline, pero yung downline mo, ang tingin niya sa'yo, mababa. Mas mataas yung tingin ng downline mo sa'yo. Ano sa tingin mo ang gagawin nila? Will they respect you? Will they follow you? Will they even obey you? Para mahirap. Kaya, the question is, ano ba yung value mo sa tao? And how do they see you? Paano ka nakikita ng prospects mo? Paano ka nakikita ng downline mo? Paano ka nakikita ng crossline mo? That's very important. Because, kung paano ka nila makita, ano yung perception at perspective nila sa'yo, siyang magiging galaw nila. Alam mo, nakakatuwa. Every time na meron akong nakakausap na OFW, lagi namin na pagkikwentuhan out of the blue. Kung ano yung tawag nila sa mga amo nila. May OFW ba dito? Meron ba? Hindi nga, may OFW. Yan si Jonalyn. O, si Jonalyn na lang halimbawa. Jonalyn, do you like your amo o your employer? O, sino mo? Sabi na kaagad, no! Hindi ba humaba yung uso ni Jonalyn? Sabi niya, no! Jonalyn, tanong kita. Meron ka bang secret na tawag sa amo mo? Meron po. Oh, can you share to everyone ano yung secret na tawag mo sa amo mo? I'm chubby po. Ha? Nawala ano? Po. Ah, wala? Sir, pero hindi po ko tamarinig. Ay, hello, hello. Dinig ba? Dinig ba, guys? Dinig ba? Dinig ba, guys? Dinig ba ako? Okay. Jonalyn! Wala po. Alam mo yun? Gusto mo ba yung iyong employer? Okay ka ba sa employer mo o medyo meron kang konting ano? O halimbawa na lang, alam mo yung may kinausap ako ng mga ibang OFW, lagi silang may code name sa mga amo nila. Alam mo yung siya nakausap ko ng OFW, ang tawag niya sa amo niya? Godzilla. Alam mo ba Godzilla? Pag mag-uutos, laging pasigaw. Tapos pag may kailangan, laging sumisigaw. Di ba? Parang hindi makausap ng normal. Laging, hoy! Magsahing ka na! Manggugas ka ng pinggan! Kaya ang tawag niya Godzilla. So kung ikaw may, ang tingin mo sa amo mo, Godzilla, may respeto pa? Wala. Wala. Di ba? At minsan, sumusunod ka, pero hindi naman bukal sa loob. Because the value is no more there. So if you wanted to grow in the business, alagaan mo yung value mo sa tao mo. Huwag mong sisirain yung value mo sa iyong tao, sa mga downlines mo. Kaya nga, di ba, one of the core principle ng UEI, protect your integrity. Hindi po ba? Kaya importante yan. You must protect your value and you must increase your value sa mga kasama mo. And how do you increase your value? By adding value to them. Ulitin ko ha. How do you increase your value? By adding value to them. Paano mo magagawa yan? Simply by practicing servant leadership. Servant leadership. Hindi dapat puro me. Hindi puro dapat ako. I will be the first. Ako yung pagsilbihan. Ako dapat ganito. Ako dapat ganyan. No. The greatest leader of all are those who are willing to serve. Servant leadership. Yan ang magandang practice natin. Why? Because leaders must always put their people before themselves. If you do that, your business will take care of itself. Aalagaan niya yung sarili niyang negosyo. Kasi inalagaan mo yung mga tao mo. Because the top money earners, yung mga malalaking tao sa negosyo natin, they are viewed as consultants, yung iba, counselors, advisors, di ba? To their prospect, not just as salespeople. Hindi lang puro sales, kundi nagbibigay ka ng broader scope of leadership by showing your servant attitude. Okay? You're willing to serve. Okay? Willing ka minsan magparaya, di ba? Willing ka minsan na mahuli para sa mga leaders mo at sa mga downlines mo. Bakit yung sinabi kong magparaya na pangiti si China? Para may ibang naisip si China dun sa magparaya. Yan. Bakit nga mo? Because great leaders truly care about those they are privileged to lead. And understand that the true cause of leadership privilege
come at the expense of self-interest. So bawal yung selfish sa negosyo natin. Bawal po yung selfish. Hindi pwedeng puro ako. 'Di ba? Ako muna. You know what? If you really understand the true system of network marketing. Kung gusto mong yumaman, simple lang. Magpayaman ka ng 2 hanggang 4 na tao sa negosyo mo. Sigurado, mas mayaman ka sa 4 na 'yon. Halimbawa, Jonalyn. Nandito ka sa taas. Ang sistema natin, binary. You have one person on the left and one person on the right. Think about this. Kung yung isa sa kanan mo magiging Millionaire Circle Global Ambassador, yung nasa kabila naman, Millionaire Circle Global Ambassador, ikaw na nasa taas. Everybody's making money. Yung nasa kanan, kalahating million. Nasa kaliwa, kalahating million. How much ang kikitain mo, Jonalyn? Mas malaki. Because it's about the leadership na meron ka. The more you care about others' success, the more you will reap success in the future. Kaya dapat bawal selfish, ha? Dapat ikaw ay willing mag-serve. And the last law, wanted to share to you guys, mabilis na lang to, is the law of determination. Simply, kung gusto mong yumaman, kung gusto mong maging successful, nakabase yan, hindi lang sa galing mo, hindi lang sa sipag mo, kundi sa determinasyon na meron ka na maging successful. Kasi sa lahat ng successful na rags to riches, Manny Villar, Manny Pacquiao, Jack Ma, lahat ng mga successful na tao na mayaman ngayon pero mahirap noon, they always give you 2 ingredients to succeed. Hard work and determination. Narinig niyo ba yun? Naririnig niyo na ba yun? Hard work and determination. Kailangan may hard work ka and you are determined. Bakit po? Kapag puro hard work ka lang, napapagod ang katawan mo. Napapagod ang puso mo. Napapagod ang isip mo at pangangatawan mo. Pero kung hard worker ka at determinado ka pa, kahit mapagod ka, ma-reject ka, ma-injan ka, di ba? Ma-insulto ka, etc. Lahat ng sakit maramdaman mo. Pero kung determinado ka, tutuloy ka pa rin. This separates successful and failure people. Because hard worker, pero nawawala determinasyon. In other words, kailangan yung gigil mo nandun pa rin. Kailangan di mawala yung gigil mo. Kasi pag nawala yung gigil mo, manlalamig, mawawala determinasyon, konting hirap, magkikwit. Kailangan maging matatag. How far you go in the field, how much money you wanted to earn, should not be determined by external factors. Kailangan yan, nadedetermine lagi ng internal factors natin. Gano'n natin kagustong yumaman at gustong mabago buhay natin. So ang tanong ko sa inyo guys, gano'n ka ba kadeterminado? Gano'n ka ba kagigil na makuha yung pangarap mo? Gano'n ka ba kagigil na gawin yung negosyo, i-share yung negosyo, para makuha mo yung gusto mo. Ito ang challenge ko sa iyo, Cedric. Sa lahat ng nandito. Action is louder than words. Ang gigil, hindi mo masusukat ng salita. Ang gigil, hindi mo masusukat ng pagtatay. It will translate sa galaw. Kasi, halimbawa, tingnan mo to. Halimbawa, si Sir Rodel, sabi niya, gigil na gigil ako sa'yo. Wishin na wishin ako sa'yo. Yung nakita naman, sabi, friend, kumusta ka na? Pero yung mga totoong gigil na gigil, walang sasabihin sa'yo, Brad. Hawakan ka lang sa leeg, di ka na makakahinga. Yun yung gigil na gigil. Walang salisalita. Gawa ka agad. Sa negosyo natin, madaling magsalita. Madaling sabihin gigil. Yes, sir. Gigil ako. Yes, sir. Gustong gusto ko. Yes, sir. Talagang mataas ang determinasyon ko. Don't prove to me. Don't prove to everyone in this room. Prove it to yourself. Kasi ikaw ang magdadala sa pangarap mo. Ikaw ang magdadala sa success mo. Alam mo kung bakit, guys? Because ang success ay hindi para sa lahat.
Many people want success. Di ba? Lahat tayo gusto natin maging successful. We all wanted to become successful. We all wanted to become rich. We all wanted to make 6 figures, 7 figures a month income. Pero in the law of life, life respond to those who deserve it, not to those who want it. If you want to become successful, be deserving. If you want to become successful, work hard and deserve it. Because life will give it to you pag deserving ka na. Kahit gaano mo ka gustong yumaman, kahit gaano mo ka gustong maging successful, kahit gaano mo ka gustong magkaroon ng 6 figures a month income, hindi ka naman deserving because of your determination. Hindi ka naman deserving because of your action. Hindi mo makukuha yan. Kaya, be determined. Kagaya ng mga tao na to. Manny Pacquiao, guys, walang-wala nung pinanganak. Jack Ma, walang-wala nung pinanganak. But it didn't stop them. They work hard, they remain determined, at ngayon, they are the wealthiest Asian sa buong mundo. Billionaire Manny Pacquiao, billionaire Jack Ma. Tama? It's because of their determination. Eh, yung ibang tao, eto ah, gigil daw sila. Gigil na gigil daw sila. Ha? Sir Rodel, yes, upline. Gusto kong yumaman. Yes, upline. Magiging GA ako. Magiging MC ako. Eh, nag-pandemic. Sabi ni upline, guys, online tayo. Upline, wala akong internet eh. Guys, Zoom tayo. Upline, doon ko marunong mag-Zoom. Upline, upline, upline. Paano ba yan? Hindi ako marunong mag-online marketing eh. Daming excuses. Pero gigil daw. Di ba? Do not allow external factors para mawala ang iyong determinasyon. Kagaya ng mga tao na to. Guys, this is just for your inspiration. Ha? This is for your inspiration para ma-inspire ka to remain determined. During the lockdown pandemic, 19 years old, 20, kaka-20 lang last year. Juna, all right, Coach Juna from Bohol. 19 years old, nag-encash ng 1.1 million October 2020, sa gitna ng pandemic. Sa tingin mo, gigil siya o hindi? May determinasyon o wala? Di ba? Habang yung iba sinasabi, di ba? Sir Ruben, upline, pagkatapos na ng pandemic, hahataw ako uli, huwag ka mag-alala. Upline, pag natutunan ko na yung online, babalik po ako, pahinga lang po muna. Habang yung iba nag-e-excuse, itong bata na to, gigil na gigil. 1.1 million encashment at the age of 19 years old. Si Jonaline, ilang taon na kaya? Ilang taon? May 19 years old ba dito? Nung ako 19, nanghihingi pa ako ng baon eh. Ito may kita 1.1 million. Imagine nyo guys. Kung kaya niya, ay ewan ko na lang bakit hindi mo kakayanin. Kung nagawa niya, ewan ko na lang China, bakit hindi yung mukha mo yung nandyan at may hawak kang 2 million na pesos, ha, na cash. Ewan ko na lang bakit hindi mo magawa yon. Kung kaya niya, kaya nyo guys. Especially kung ikaw matagal na sa empowered consumerism, ito, bumili ng bagong kotse. Brand new, 3 million, 3.5 million. Di ba? Chevrolet, Camaro. I think it was July 2020. Gitna ng pandemic, bumili ng brand new car. Yung iba natatanggal sa trabaho. Yung iba wala ng pangkain ng bigas. Ito, bumibili ng kotse, cash. Sir Ruben, maganda ba yan? Sa tingin mo, bagay ba sa yan? Si Cyril kaya, bagay ba kay Cyril yan? Parang bagay kay Cyril yung Chevrolet, eh, no? Parang mas gagwapo si Cyril sa Chevrolet. Di ba? O, mas bagay daw kay EJ. Eh kung bagay sa'yo yan, dapat ikaw yung susunod na maglalabas niyan. Right? O, eto, medyo malaki daw kasi yung Chevrolet eh. Eto, pwedeng pang lalaki, pwedeng pang babae. Maliit lang ng konti. Brand yung kotse uli nilabas. Di ba? O, Rafi Vergara. Di ba? 3 million. Ford Mustang. Pwedeng pang lalaki, pwedeng pang babae. Di ba? 3 million cash, paid in cash. Di ba?
bahala na kayong baguhin ang kulay. Bago po kayo magtalo sa kulay, bilhin niyo muna 'yung sasakyan, ha? Bago kayo magtalo sa kulay, madali na 'yung kulay na 'yan. Ako po. Huwag niyo pagtalunan 'yang kulay. Pagtalunan natin pag nandiyan na. Ha? Kasi marami nagtatalo. Sabi, ay, di ko kailangan ng kotse, hindi naman ako marunong mag-drive. Tsaka na ako bibili pag marunong na ako mag-drive. Hindi ka matututo kasi di ka bumibili ng sasakyan. Lagi kang may excuses. So guys, 3 million binili yan. Kaya, alam mo guys, last message sa inyong lahat is, you must commit to being the best in your field. Ulitin ko, success are for those people who deserve it, not for those who want it. Hindi lahat ng gustong yumaman yumayaman. You have to be deserving of it. So kung gusto mo maging deserving, maging best ka or maging magaling ka sa field na ginagawa mo para maging deserving ka sa income na gusto mong mapa sa kamay mo. That is in the determination. And lastly, my last message sa inyong lahat guys, it is your determination and persistence that will make you a successful person. Kaya dapat, hindi mo bibitawan yung gigil mo. Lagi mong ibinabalik yan. Alright? Manggigil ka. Saan ka manggigigil? Manggigil ka na baguhin yung sarili mo. Mag-grow ka. Manggigil ka na mag-duplicate at mag-grow mo yung taong kasama mo. At everyday, dapat manggigil ka gumamit ng produkto at mag-share ng produkto. Bakit? Your business driving force is the sale that you are generating every single day. The more na marami kang generated sale through product reorder or product package, the more na mas lalaki at lalaki ang income mo. So everything na pinag-usapan natin, it speaks about you and the things you need to do to be able to hit your success sa empowered consumerism. These are 6 laws na kailangan mong malaman. 6 laws na kailangan mong internalize para magabayan ka as you do the business every day. Because I'm sure, sa dami ng ginagawa mong activities, if you are guided with the right principle, if you're guided with the right law, kayang-kaya mong makuha yung success sa empowered consumerism. So I hope guys, natuto kayo kahit papano ha. Especially si White Castle. Paborito ko si White Castle ngayong gabi. Yan. Unahin muna ang 8999. Yan. So I hope I was able to share something of value sa inyo guys. At I was able to give additional value sa gabi nyo at na mapapractice nyo sa negosyo natin sa Empowered Consumerism. So thank you so much guys. So salamat. God bless everyone. And kanino ka ba babalik? Ma'am Shaina, back to you. Thank you so much. Thank you so much po, Sir Perry Tapales. Sir, okay lang po ba? Picture po. Manure. Sorry, yan. Sige, picture tayo. Teka lang, ayan na natin. Isipay po. Ay, isipay pala. 1, 2, 3, smile. Pwede ba yung easy 5 ganon? 5 din naman to, di ba? Thank you so much po. Yan, salamat guys. Ha? Salamat po. Again, it's a privilege na makasama kayo at I hope you enjoyed our training tonight. God bless everyone. Sir Perry, thank you po. Sir, meron po. Thank you so much po. Handog ang aim sparrow para sa inyo po. And sir, thank you po. Thank you so much, Mr. Perry. Ako host po yung Shaina San Sontilanga po. Thank you so much. Mentor. Thank you so much po. Ako host po ang Shaina. Thank you.